morning guys. Good morning Laguna. Bale, 5th day na namin ngayon sa today Saturday. So, last day namin ngayon. Uuwi kami mamaya, balik namin sa Monday. Kaya nagliligpit na kami ng gamit. Pero magtatrabaho pa kami mamaya. Mamayang hapon lang uwi namin. So, sa Monday na lang ulit. Hindi pa rin kami tapos. Morning, guys. Hey! Kutip na mo kape. Guys, bali... Nag-stop muna kami doon sa ginagawa namin na warehouse. Meron lang kaming isang siningit dito na ano, barangay, kasi kinabit namin CCTV sa barangay. Yung iba eh nag-video loss. Yun kasi eh naka-antena. Baka bumitaw yung antena. Bali, ito kasi yung antena ng barangay. Lap. Bali, ito troubleshoot muna namin kung bakit bumitaw yung camera. Minsan kasi bumibitaw yung antena or bumigay yung hub sa poste. Bali, ang layo ng antena niya, I think mga kulang 1 kilometer away sa barangay yung antena namin. So guys, i-troubleshoot muna natin. So ayan, out of 8 camera, tatlo lang gumana, bumitaw yung antena nito kaya bumigay yung hub. Yung camera no? 8 ba yan? So ipiping muna natin yung ano, ping muna natin yung antena. Ito na, tandaan mo yung ano? Nahanapin ko na lang? Ipigyan ko sa mga antena. Ano ito? 21 ata? Tsaka 20 yun? No? Hindi. Binago na? 88 ata yun. Ang alam ko yun dito, 171 to... Pag dito tayo, 175. Hindi ko makita eh. 188 ata yun to? O... Hindi, no. Sige. No response. Dapat ang response niya is yung ano, TTL. Pati yung kabila, wala din, no? Oh. 171 lang yun. Hindi, ito naka antena to. Wala, lahat antena. Ba't ito? Hindi, ito. Isang dito, antena lang to. Oh, dito lang yun sa kabila. Yun eh, ano lang, siguro mga 200 meter away lang dito yun, isang antena na yun. Wala. Mas maganda siguro ma-check muna natin yung injector sa poste kung may power. Ano? Baka pinutay, baka pinutol. Possible ano din yan. Baka patay yung power nung injector natin. Pasilip. Sige, ilang antena yung bumitaw? Isa dito sa malapit, sa may school. Dalawa doon sa dulo. Sige, yun ang pupunta natin. Kailangan makikita yun. Doon sa dulo, dalawa doon. Dalawa na to. Yung dalawang to, doon sa gitna. Oo. Yung dalawang ito, doon sa dulo. So yung isang malayo. Ito, yung dito yan dapat sa... Yung kinakabit mo dito sa malapit. Dito na sa ano. Pero buhay itong antena dito sa taas. Piping mo. Ibig sabihin, yung antena papunta doon yung sa base. Buo. Tingnan kasi nakakonek to eh. Ito. Sa tapat yan. Ay, yung antena dito sa kabila. Yun, naalala ko. Antena sa kabila. Tingnan ko kung buhay yun nandito. Ano nga pero sa antena sa base? Ba't makakita dalawang antena yan? Injector, injector. Ah, 116, may power naman yung injector. Ano? Buhay ko ito mga antena. Ha? Buhay ang mga antena. Ilang antena na nakikita dyan? Ilang antena na nakikita? Lima. So, lima. Si 180, 181, 185, plus 16, 17. Limang antena?
Oo. Yan nga yun, buo yung antenna dito. Dalawa yung dito sa base, tapos yung nasa remote area, tatlo. 170. Ah, walang connection. Huh? Hindi ko mag-ping. Yung 180? Ping mo yung antenna dito sa base, taas. Wala din. Ay, hindi. 16 lang yun. 116, di ba? Wait lang, wait lang. IP address ng laptop. Oo, oh, okay. Yan. Ngayon, guys, bali, i-check mo namin yung antenna dito sa base. Kailangan mapping namin yung dalawang antenna dito. Kaya pala eh. So, dapat yung IP address ng laptop is parehas dito. Ah, hindi naman parehas. Parehas ng gateway dapat. Ayan, 16. Napiping. Ayan, meron siyang reply. May reply siya. Napiping yung antenna. Nakikita. 180. Ay. Boy, antenna. Boy, lad. Mm-hmm. So, POA. Check namin yung POA doon sa mga poste kung may power. Oh, buhay lahat. Ibig sabihin, may buo ang power doon kasi may power yung antenna eh. Tignan, check yung mga camera kayo. Ha? Check mga camera. De, check mo na yung POA, yung mga hub. Sige. So, ayan yung mga POA ng camera sa mga buong bagay. Ngayon, kayo, tsaw. Ha? Mga. Sige, check natin yung hub. Sabi mo may bumili yung hub. Itong iba wala na, yung malalayo. Oo. Dali mo laptop. Okay, tingnan mo kayo yung mga IP address. Para pagsaksak natin sa hub, machi-check natin yung IP address. May ito ko naman dito. Ha? Pwede nga mag-search. Ano ba, dito sa may... Ayan. Sa may school. Ano IP address nung sa may school? Cam 1, Cam 3, address barangay, tsaka hindi, high school, Cam 3. O sige, ano may pedos niyan? Si Cam 3, ah, si Cam 3, ito, 118. Tsaka 111, dalawang camera doon. Dalawang, laki mga magkatabi yun eh. 118 tsaka 11, sige, tara. Nakitin mo natin yung poste. Anong bibili mo sa sambote, Nay? Anong bibili nyo? Ay, sabi. Malayo ko binibili. Sari-sari. Okay. Yeah, thank you. Nakarburan pa ako ni nanay. Pambili ng tinapay daw. Yung aking co-pilot eh. Co-pilot. Hindi pa lang makapag-drive sa highway kasi hindi pa lumalabas yung kanyang lisensya. So ayan. Ayan yung camera namin. Ayan yung dalawang IP camera namin. Tapos ayan yung full box. Diyan kasi nakakalagay yung hub sa full box. Tapos yung antenna niya nandun sa kapila. So guys, inakyat ko na yung poste. Check natin yung hub.
check natin yung hub kung buhay. Tsaka yung injector. Yung injector ng antena. Tsaka kasi yung nagsusupply ng power sa antena. So guys, patay pala yung hub. Ano, wala siyang ilaw. Patay yung hub ng camera. Kasi dalawa camera dito eh. Kaya naglagay kami ng hub. So, i-check natin kung bakit namatay yung hub. Baka wala lang power o sila yung power supply. Test rin natin kung ano. Test rin natin yung power adapter niya kung ano. May voltahe. Kasi dapat may voltahe ito na 12 volt yata ito. 53 volt pala. Dapat 53 volts yung makuha nating voltahe. Guys, okay na. Bali, nag-loose lang pala yung power nung hub. Nag-loose lang sa outlet. So, okay na. Renan, nag-loose lang? Renan? Renan, nag-loose lang? Injector yan. Reset lang po ito. Ha? Reset. Bakit? Siguro nung nagka-fluctuate, hindi na nabuhay ito. Ah, nag-fluctuate ang kuryente. Last hindi na nabuhay. Sige. Lagyan ko yung POD. Lagyan mo yung POD? Ba't wala yung POD niyan? So guys, okay na itong isang poste na gumagana na yung dalawang camera dito. So lipat kami doon sa kabila. Sa kabilang poste naman. Yun ang mahirap dito sa wireless eh. Yung mga barangay pag naka-wireless. Ang daming trouble. Power, antenna, mga ganong issue. So ito guys, may trouble din to yung dalawang camera na yan. Ayun yung antena nya, camera kami dalawa dyan tapos may hub. May merienda muna kami. Guys, tukon. Muna tayo isang kaibigan dito. Parang kailangan natin ng kalinga. Sabi yung ano? Isang tukon siya, no? Kaibigan. Ganyan! Nan! Patay ng hub? Dati patay? Sino dati patay? Ping mo yung antena pati sa base. Ping mo dyan. Pag naping mo yung antena dun sa base, okay na yan. Laptop. Sabi yung laptop to. Tsaka yung patch cord. Yung patch cord, blue. Bibili ka, no? Bumili ka ng pagkain. Huwag si Gabriel yung bibilin. Pagkain. Dali, dali. Titingnan ko, ha? Sa tingin ko si Gabriel yung bibilin, eh. So guys, ito buhay na yung hub. So kailangan namin ng laptop. Ipiping lang namin yung ano. Ipiping yung antena dun sa base. Pagka naping namin yung antena sa base, ibig sabihin connected na. Connected na yung antena na to. Ping 192.168.101. Yan yung antena niya. So, yan yung connected sa base. So, kung naping yung antenna sa base, okay na yung connected na yun. IP, 5 years.
So ayan. Yung isa naming IT, siya yung isa gumagpigil ng mga IPRO sa amin. Ano? Mar? Si MD. Back, hindi. Ito na lang, mas madali. Back mo. Ha? Window R. Window sige, R. Sige, 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 sige. Ito na. Type mo na. Ping. That... Ping. Ping. Hindi ako marunong eh. Sige. I. Sabi yung I. Ping. Case. 192. Hmm? 168. That one. That one. Ano antena doon? That 16. 16. Dapat ang replay niyan. Papaype. Ano paray? Naka-POD. Shit. Ano pa rapay? Mamaya pa rapay. Kala ko tinapay ang bibilin mo. Sago? Ay, beta? Sabi mo tinapagkain. Hindi, beta sago. Eh. Ay, beta, beta. Napping hindi. Ha? Hindi. So, hindi napping yung antena sa base. Think kailangan namin pasukin yung configuration ng antena na to. I-reconfigure namin, i-reconnect namin. So, ba? Akit ako. Ha? Akit ako. Part. Ano makita? Ito isang ating kaibigan, sana mabigyan ng pansin ng gobyerno ito para mabigyan ng tamang gamot para sa recovery. Kailangan na itaas yun dun. So, malakas ang signal na ito. Lang siyang port air max, hindi pa rin yung stable yung connection, so kailangan nating ipihit yung antena. Ipihit natin yung antena. Lakas yung signal. Pwede mo reboot yung antena. Reboot. System. Reboot ko? Sige. Reboot. Reboot natin yung device. Reboot mo natin yung device, guys. Siguro mga 2 minutes. Ingatan mong madikit sa ano, ha? Sa power line. Tsaka yung mga dating fiber optic dyan, baka ma-damage. Lodi, tayo-tayo yata ladder natin, Lodi. Alang anin yata. Huwag nyo na galawin. Yan, okay na. Meron na siya. Lods, so yun ang galawin. Dalay sa dulo. Reboot lang ng antena. Nakuha sa reboot. So, connected na ulit siya sa base. Ito yung baba niyan. Namatay yung protect. Hmm? Nag-close. Pero okay na yun. Error ng software natin. Windows natin. Daming error. Paano na kasi nilalagay? Format na yun. Bukas format natin. Okay na, Lods. Hagdan. Dito. Pinahirapan ka lang, oh. Kinasakasan, napakataas, di pala gagamitin. Lagol ko sa ina, no? Ito, luloko kayo ni Renan. Okay na, guys. Tatakpan na lang yung ano. Tatakpan na lang yung box. Mar! Ayusin mo nalaga yung ano, ha, yung hub. Check mo yung mga butas kung ano. Bapasukin ng tubig. Ito, ha. Ito. Yung bag, baba mo yung bag. Kasi yung box niyan, ano yan, out of type.
So kahit umuulan, hindi papasukin ng tubig yung mga device natin sa loob. Yung hub, tsaka yung injector ng antena, nandiyan kasi sa loob. Mal, bago mo takpan, tingnan mo kung may ilaw ha, baka kasi nahuhugot yung plug niyan eh. Naka-PO, di ba? Sige. Nag-lock? Why? Okay guys, bali sa kabilang poste naman kami. Isang poste, check namin isang poste. Guys, yun ang mahirap pagka naka-wireless yung mga CCTV. Minsan bumibitaw yung connection, tsaka yung mga device, mas maraming device. Kaya kung maaari, mas maganda naka fiber optic na lang eh. Kasi ito almost 1 kilometer yung poste mula sa barangay. Kaya nagsuggest na kami dito na i-fiber optic na lang, gamit na lang ng Mediacon. Ano kasi ito? Bali, ang contractor nito hindi na pinalikan ng contractor. So kami na lang nag-repair na itong iniwan ng contractor. Hindi na yata binalikan ito. Renan, aling poste pa yung pupuntahan? Isang poste pa? Sige. Tara. Pupuntahan, ha? Mataas. Okay, doon sa isang poste sa pinakamataas. Pinakamalayo. Tara! Isang pa, sa taas! Sabi mo, huwag na tali yan! Huwag na itali! Sige daw. Tara. Nga, gano'n. Kasi doon lang ibababa na ulit para hindi natalian. Traffic pa. Ayan, bandi loads. Dali loads. Sumita eh. Diretso pa diba? O, diretso pa. Banti pa loads. Hindi na ako alis ang tira yung ano. Pero para sasabitin mo yung kotse kanina? Hindi. Mahit na yun. Hindi mo nakita abante. Abante ba yan? Ngayon, ito pa. Mas. Tagalit ha. Galit ang aking wiper ha. Hindi. Pina lang yun ano. Sige, di ba lang ito pa, sige lang masabit, huwag lang yung kotse. Bayad yung bayad. Oo. Oh, mahal yun. Ayan, Luz, o. Yung isang antena natin doon sa may pangatlong poste. Ayan, check din natin yan, yung antena niya. Ito, nasa malayo to, I think, mga almost 1 kilometer din to. Sige, Luz. Ginahamon sa likod ng tasa, Luz, maluwag doon. Laglag sa kanan. Yeah, pina lang loads. Mukhang malaglag sa kanan loads. Hindi makita loads yung kamay mo. Okay, banti loads. Hop, tatalo na yung loads, bawi. Hop, okay na yung loads. Sige. Ito, baba ladder to. Ito, mataas yung antena nito eh. Oh, wala wala sa atin. Oh. Gumalaw yung camera? Nagalaw yung focus? Hindi. Ito yung camera.
Sige. Okay lang yan. Takot nga yung poste niya, parang tutumba na eh. Ito kasing mga antena na to. Actually hindi makakalayuan to, nasa 1 km lang to. Kaya lang malimit bumitaw kasi ang daming mga puno na nakaharang ayan, no? Ito may POD, same na lang nangyari. Maliban dyan, i-reset ko lang. Maliban dito, pero may POD mas marami pa siyang puno doon bago dumating sa barangay nakaharang. Kaya nagsuggest na ako dito na i-fiber optic na lang tong malalayo na to. Kasi yung iba nagkabit nito, pinilit nila eh. Nakakuha lang ng signal, okay na. Eh mababa yung signal na nakakuha nila. Kaya bumibitaw. Power ang bumibitaw. So, itong antenna na to guys, ito yung pinakamalayo. Kaya lang napakadaming puno. So, suggest ako dito na itataas namin yung antenna. Yung antenna nito itataas, tsaka yung antenna sa base itataas na rin namin. Kasi mula nung mga nakaraan, mababa lang talaga signal na nakukuha namin dito. Kaya lagi itong bumibitaw. Good naman yung lahat ng equipment. Antenna, hub, injector, okay naman siya. Kaya lang mababa yung signal na nakukuha. So, sige guys, update ko kayo later. Okay guys, bale, ito na yung nirepair naming camera. So, okay na. Ngayon eh, umuulan. Tama-tama para ma-check namin kung mababasa yung mga equipment na nasa poste. Alright guys, bali ako na rin. Saturday ngayon. So, uwi muna kami sa bahay namin. Sa Monday na kami babalik. Bale, rest day kami bukas. Sunday. Wala kami pasok na. So, update ka namin guys. Update namin kayo sa biyahe namin. Kaibigan, So papasok na tayo guys sa SLEX. Okay, na tayo SLEX. Na marami pang load yung may marami pa nga marami pang load yung ATC ko. Huwag mo na maano, tanggalin mo na yan. Tapos yung di ba may supply yan, yun yung lagyan mo na outlet, tapos saksak mo yung UPS to. Ilabas mo yan, oh. Tapos saksak mo yung UPS. Tapos deploy mo ng bago. Lagyan mo ng plug. Punta sa UPS. Saksak. Oo. Di ba may plug ka dyan? Gawin mo ng plug. Guys, umay. Sa may bago mag-alabang pa lang traffic na. I think siguro hanggang ano to. Hanggang sukat siguro itong traffic na to. Umay. Naloko. May nang isang oras magit na. Okay guys, nakakalusot na kami sa traffic. Bali, nandito na kami sa bago mag-exit sukat. So yung isang kasama namin taga rito sa Alabang, i-drop ko muna sa exit
sa exit Sukat bago kami dumiretso sa base. ATC advantage nang meron kang RFID, mabilis kang makaka-exit o makakapasok sa mga toll gate kesa doon sa nakakas. Red, red, ay ah. So nag-entry kami ng Kabuya. Exit kami ng Sukat. 109. 109 yung toll gate namin. Alright guys, bali night drop ko na yung isa kong kasama sa Sukat. So nag-entry na kami ng Skyway sa Sukat. Sukat na kami na umakyat kasi pagka sa ilalim matraffic mula Bicuta, Nichols, Magallanes, Pasay Road hanggang Buendia, traffic doon lalo pa labasan ng mga truck. So dito sa Skyway mabilis ang baba na ito, ano na sa Buendia na, Makati na yung baba namin. Dito na kami sa may part ng Bicutan. Bilis. Unlike sa ilalim, sa Osmeña Highway, ma-traffic doon. Kasi labasan ng mga truck. Kaya lang medyo may additional payment pagka Skyway yung ano, ang gagamitin. Mas mura sa baba. Ayun guys, bali nakabawaan na kami ng Buendia. So nandito na kami sa kanto ng Osmeña at saka Buendia. Bali ipapark ko muna dito yung service namin para magmumutok na lang ako pa uwi. Kasi pagka iuwi ko yung sasakyan, nahihirapan ako sa umaga. Napaka-traffic mula sa Taguig papuntang Makati. Yung siguro sa tansya ko 9 kilometers lang mula sa amin hanggang dito gumagastos ako ng isang oras mayigit. Unlike nung nakamotor lang pagpasok, mga 15 to 20 minutes lang ang biyahe ko. Minsan pag talagang maluwag, mga mahigit 10 minutes lang. Kaya guys, update ko kayo later. Alright guys, bali nandito na kami sa garahe namin. Ipapark ko na yung sasakyan namin. Bali masaya kami at nakauwi kami. Natapos namin yung 1 week na trabaho namin, project namin. Nakauwi kami ligtas sa aming family. So iwan ko na to yung sasakyan sa Monday ulit ang balik namin. Magmumotor mo na ako pa uwi. So see you sa Monday guys. So guys, bali nakapark na ako ngayon. Ito yung motor ko, napaka putik ah. Putik ah, isang linggong nakapark dito. Pati yung helmet ko, nasusulatan na yata oh. Thank you.
So, thanks guys. Maglilinis muna kami ng sasakyan. Ha? Ba't tumuwag yan? Yun ang problema na itong sasakyan namin eh. Kapag binibiyahin, lumulog yung mga tornilyo. Linis mo na. Malinis na. Yung mga ano, pinagkainan para malinis yung sasakyan natin. Bintana, palakto. Nakauwi na rin ako. Nandito na ako sa bahay. Yung mga damit ko. Yung mga damit ko ng 1 week.